Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Palala lamang po ng reading na ito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading na ito. Hopefully ay makuha ko yung energy. So guys, so let's check your energy. The judgment. Nag-sneak away ka dito sa person mo, guys, or sa lover mo. This is your energy, the Seven of Swords with the Judgment and the Lover's card in reverse. Kumbaga, pumuslit ka palayo, no? Sinifty mo yung sarili mo dito. Nagkaroon ng splits in ng person mo dito. Intense yung feelings nyo sa isa't isa ng person na to, eh. Kahit na wala nangyari sa inyo, no? Na-feel nyo sa isa't isa yung intensity. Passionate kayo sa isa't isa. Pero, lumayo ka dito. Nag-sneak away ka. Na parang wala kang pakialam kung umiyak tong isang to. With a judgment, meron ka ditong hinihiling or kahilingan. Possible na minamanifest mo or ina-attract mo yung person na yun. Pabalik. Pabalik sa'yo. Kung ikaw yung umalis, kaya yung sneak away, bakit mo ina-attract? For sure, lumayo na din. Nawala na din. Kumbaga, nung lumayo ka, ay nawala ka na din sa isipan niya. Nawala ka na din sa buhay niya. So, parang, nakalimutan ka na for sure ng person na to. That's why, ina-attract more. Parang, minamanifest mo yung person na to. Na magkaroon ulit ng attraction to be passionate with you, no? Na ma-feel niya yung energy mo. Bakit ka nag-sneak away dito? Okay. Gusto mo makapag-focus sa iyong kapirahan. Sa goals mo, sa ambition mo, sa buhay mo, sa career. You're a person na hardworking. Gusto mo maging stable financially. Lumayo ka nga dito, guys, pero may sama ng loob ka dito. Possible na hindi mo na kayanan yung sama ng loob, yung bigat na naramdaman mo. Kaya lumayo ka din, no? Kahit na alam mo na masaktan ng isang person na to. Dali, hindi mo na carry, no? Sobrang bigat na inaramdaman mo. Gusto mo stable ka. Financially, hindi yung isang reason dito. Clarification of the judgment card. Apotropista. Ay. With the Hanged Man and the Page of Swords, inaalam mo yung tungkol sa person na to. So, ibig sabihin, minamanmanan mo itong person na to. Pinag-aralan mo. Yung about sa kanya, all pages ng buhay niya. I mean, halos lahat, no? Na pwede mong mahalungkat, malaman, ay inaalam mo, no? About sa person na ito. And with the judgment, ay ina-attract mo or parang tinatawag mo itong person na ito, eh.
parang kinukol mo yung person na to, or gusto mo ma-feel niya yung energy mo with a patient's words, the judgment. And with the hangman in reverse, you know, nag-uumpisa ka na dito, you're taking action. Kumbaga, nag-uumpisa ka na, napag-aralan tong person na to ng patago, or inaalam mo kung ano nangyayari sa kanya with the Page of Swords. At gusto mo nga maisip ka nitong person na to with a judgment eh. Ma-feel niya yung energy mo talaga. Yun yung nakuha ko dito. Let's see. Sino ba tong person na to that you're dealing with? Okay. Knight of Wands, Knight of Cups. Someone sweet, loving, caring, talented. Someone na to person na to ay possible na multi-talented no? With the Knight of Wands. And active, goal-oriented to. Someone na nag-i-enjoy sa buhay. Someone na masaya siya sa ginagawa niya. Confident, attractive, good looking, and yung mata, no, maganda about sa person na to, mata, cute yung face. And parang innocent na sincere yung mukha, no, pero napaka-talented itong person na to. Expressive. Pati yung mata niya, expressive din. Mahilig to sa mga activities na active. Mag-aaktibo tong person na to eh. With the Knight of Wands eh. Na-enjoy niya yung mga active na gawain. No? Katulad ng pag-play ng instrument, pagsayaw or pagkanta. Fiery personality to eh. Gusto yung energetic. Yung na kailangan yung magamit niya yung energy niya. Kasi napaka-energetic ng person na to. Anong feelings mo towards a person na to? With the Nine of Wands, guarded ka. Pero hindi pa, tingin mo, hindi, feeling mo hindi pa nag-end yung connection yung dalawa eh. Guarded ka. May galit ka pa dito. Bitter ka. Cold yung puso mo. I mean, cold-hearted ka pagdating sa person na to. Kasi may galit kay kaya nag-sneak away, no? Isama ka ng loob dito sa person na to. May takot ka na masaktan dito. O may experience ulit yung experience mo. Kasi itong person na to ay happy-go-lucky, no? Sa baga, kumbaga sa kanya, ay happy-happy lang. Parang ganun. Kung ano yung magpasaya sa kanya. Mahilig mag-enjoy sa buhay itong person na to.
Ikaw naman madali kang masaktan. Sensitive yung feelings mo. May trust issue ka. Madali kang madala. Let's see kung ano yung feelings ng person na to towards you. Ay. Okay. Okay. Kung ikaw galit ka sa person na to, may sama ng loob ka, or matigas yung puso mo, or naging cold-hearted ka sa person na to, itong person na to ay kinikip ka niya sa puso niya. Hindi ka niya kinakalimutan. Hindi ka niya nakakalimutan. With the Page of Wands, full of attraction ang person na to sa'yo. Passion, attraction. And with the Ace of Cups, may feelings ang person na to sa'yo. May love. With the Ace of Cups dito, puno yung puso niya ng pagmamahal ng person na to eh. Kaya kang mahalin ito ng buo eh. Kung kailangan mo ng pagmamahal or someone na magmamahal sa'yo ng totoo, ito yung person na to. Mamahalin ka niya ng buo. Next move ng person na to towards you. Ace of Wands. Five of Cups. Wala pa tong gagawin guys eh. Nag-iisip siya sa'yo. Naiisip ka pa rin niya. Kumbaga, nandiyan ka lang sa isipan niya. Nakastock, no? Yung memory mo. Regrets. Nagre-regret siya. Parang wala pa siyang gagawing action dito. Yung person na to. Ikaw naman, next move mo towards a person na ito. King of Cups. Wala din. For now. Parang tenga, no? With the Temperance. Pero, emotional ka sa person na to eh. You will show empathy, pagiging caring, pagiging loving sa person na to. Affection. Magiging affectionate sa person na to. Na parang kang tatay niya or nanay niya, parang ganun. Na mahila yung person na to kasi dumanas to ng lungkot. Naging malungkot yung buhay ng person na to. May pagsisisi to. May mga pagsisisi. So may mga pinagdaanan to emotional. May mga panghinayang. Nahinayang to sa'yo. Hindi kanya nakakalimutan, guys. Possible outcomes inyong dalawa dito. It's your energy, the Page of Swords. Ay, sana kanina yung energy ba ito? Yeah, it's your energy. Say energy to. Possible ay itong person na to ay feeling left out still. Feeling left out in the cold tong person na to kasi hindi ka naman mag-take ng action dito eh. Yes,
emotional ka sa kanya, drawn ka sa kanya emotionally, no? May care ka, may pagmamahal ka, may feelings ka sa person na to, pero may takot ka kasi. Wala ka pang tiwala sa person na to. Kaya, until now, ay feeling left out in the cold tong person na to when it comes sa'yo. Na hindi mo pa to i-approach, hindi mo pa to kausapin. Nagmamanman ka lang, nag-obserba ka lang dito sa person na to, nang i-spy ka lang. Hanggang ganun lang muna. So, let's see mga possible outcome pa dito. Yun yung labas mo. And this card. And this card. I know. With the Four of Cups. Malungkot tong person na to. May mga paghinayang kasi siya with the Five of Cups dito. Nahinayang siya sa'yo. May mga pagsisisi siya with the Four of Cups and the Five of Cups. Naluwampas ka. Hinayaan ka niya lumampas. Or, wala sa buhay niya. Parang ganun lang. Na-miss ka nito eh. Pero, ito yung possible outcome. Stability. Long-term relationship with this person. Stable, long-term. With the Ace of Pentacles, possible ay makasal kayong dalawa, no? Or magsama na kayo together ng person na to. Maging sweet kayo, maging loyal sa isa't isa. Mag-purchase kayo ng house and lot, lands together ng person na to. And magpagawa kayo ng bahay nyo, natirahan nyo, no? Magsama na kayo. Ganun. Kompletong buhay, masagana, masaya kayo together, full of love and sweet kayo sa isa't isa, no? And possible mag-aanak pa kayo. So, eto na lamang guys, para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.